Hello mga ka-printing! Ako again si EJ Basas at may bago tayong printer na i-review at ito ang bagong-bagong Epson Workforce C5290. Ngayon mga ka-printing, bigyan natin ng review o magandang review itong ating bagong Workforce C5290. Actually, may mas maganda tong version. Ito yung Workforce 57 or C5790 na kung saan meron itong scanner, no? Sa may bandang taas. Pero ako, as isang business-minded businessman, sa tingin ko nakikita ako, no? Kasi pagkat meron naman akong scanner na at meron na rin naman ako, yeah, scanner na pwede makapag-scan up to legal size. So ngayon, mas kinuha ko yung medyo kahit paano eh, hindi, or less lang yung tinatawag na maintenance, no? Ito ang C or Workforce C5290. So as you can see to the C5290 or Workforce C5290, actually, ito po ay may kasamang ink na kasama sa kanyang box. Okay, syempre may manual. And at the same time, actually, ang kanyang ink po ay nag-ranges. So 10,000 to 12,000 isang set na po yun, no? So yung basic 4 colors. Pero as you can see on your screen right now, I have 4 na pinakita ko sa inyo kanina. So, Sir EJ, 4 pala ito at medyo mahalang ink. Tama nga po, 12,000 po, nasa 10 to 12,000 ang isang set ng ink po nito. Pero ang kinaibahan po dito sa ating printer na C5290, ito po ay pwedeng i-chipless, no? Pwedeng i-convert, ipa-chipless na kung saan instead na ganong ink, pwede tayong gumamit ng mga genuine ink or mga regular inks. Actually, ito pong ating C5290 na 4 po na ito. Ito po ngayon yung naka-chipless, itong 4 po na ito. And actually, I'm using a pigment ink, alright? So, wala naman pong issue doon kung anong brand ng ink ang gagamitin ninyo. Pwede din naman din kayo mag-regular dye ink or pwede kayo mag-pigment kasi nang ginawa ko nga po. And actually, pwede din naman sublimation pero wala pa naman po kung naririnig na ginamitin ito ng sublimation. Pero posibleng-posible po na lagyan ito ng sublimation. Pero syempre, please take note, once we use other inks at ito nga, chiniples natin o may ginalaw tayo sa ating mga printer, okay, FYI na po, alam na rin po ito na ating mga manonood na posible po ma-void ang inyong warranty, no? Sapagkat ginalaw ninyo at binago po ninyo ang mga ink na dapat ay para dito at ganun din na pag tayo ay nagkalikot dito. Alright? So as you can see on your screen right now, dito po sa may bandang baba, meron po yung itong ilalagyan na ink, no? Sa ilalim, no? So sa ilalim po niyan, actually, original ink dapat ang ilalagay natin dyan. Pero just like I've told you, mga ka-printing, binago ko na po ito at pina-chipless ko na nga po. Kaya po, ang mga laman po nito ay iba na po. Okay? Pakita ko sa inyo. Mga cartridges na po na katulad nito. Alright? So, as you can see, this will be the black. I have a yellow, red, and the blue. Alright? Or the cyan. Alright? Magenta in the yellow and the black, no? So, ito po bawat cartridge sa iba-ibang kulay. At as you can see, liquid po yung kanyang ink kasi pigment ink po ang nilagay ko dito. Since chipless na siya, syempre hindi na po madidetect ng ating C5290 o ng ating Workforce yung pinaka-ink level. So, all you need to do, pag kayo po ay mag-print na marami like brochures or flyers o kung ano man po ito, please take note na lagi rin i-check at huwag sana matuyuan o maubusan ng ink. And actually, makikita naman po natin on the level itself o sa loob, matatansya nyo po kung medyo paubos na po ang inyong ink. So, katulad ng aking minention kanina, huwag nyo pong hayaan na matuyuan o maubusan ng ink ang inyong C5290 sapagkat medyo syempre delikado rin po yon at posible na magkaroon ng hangin ng mga tube nito o posible rin na yun nga po mahirapan tayo na maibalik o mapaganda ulit yung ating printing. So mas maganda lagi pong well-maintained ang ating mga Workforce upang sa ganun ay less po ang ating abiriya. So ngayon mga ka-printing, next na dapat yung malaman sa may bandang taas naman po nung ating nalagyanan ng ink. Alright, meron siyang lalagyanan or pinaka-flatbed niya na kung saan ito yung pinaka-parang lalagyanan ng ating paper, no? So, as you can see, tanggalin ko lamang to itong paper na ito. So, pwedeng-pwedeng po kayo maglagay from A6, B6, A5, alright, from A4, legal or short band paper. So, expandable po yung ating, actually, itong ating lalagyanan, no? So, pwede nyo pong ilagyan ng legal size po. So, usually, actually, ang ating legal size is 8.5 by 13. I think that will be our legal size here in the Philippines. So, yan, pwede siyang ma-extend and pwede siyang maibalik. And pwede rin po natin siya, syempre, na, yan, iksian kung medyo maliit ang ating papel. Opo.
So, marami pong pwedeng gawin dito sa ating ano po, no? So, actually, ito po, pwede rin natin itong yan, yung pinaka-narrow niya. Sapagat since as you can see, no, na ganito siya, pwede rin ito sa mga envelope, sa mga maliliit na papel. Ito po. Sapagat pag ito naman po ay ginamitin nyo, maganda naman po itong feature po na ito na sa ilalim. Actually, what I heard, no, meron na po nabibiling parts or parts po nito na kung saan nalalagyan na mas maraming capacity ng papel or napapalitan po yung buong ganito na kung saan pwede mas maraming papel ang pwede nyo pong ilagay ito or isang lane like that. Pero ako po ay ito po ay narinig ko pa lamang po at let's see kung magkakaroon po ng update regarding po doon. So ito po, yan po yung pwede nyo lagyan ng papel. At ang kagandahan, pwede kayo maglagay dyan ng papel, which is a C1, okay? Okay, pwede din po kayo maglagay sa rear or sa likod. Okay? Actually, mga ka-printing, meron yan sa likod na kung saan buksanan, na kung saan pwede nyo buksan yon at doon yung tanggalin yung mga jam o pa nagja-jam yung inyong printing, hindi naman maiiwasan po niyon. Lalo na kung medyo maninipis ang papel na ilalagay po ninyo at medyo mabilis din ang pag-print, hindi po maiiwasan kahit gaano kaganda ang inyong printer, eh posible rin talaga mag-jam ito, no? So if ever na mag-jam ang mga papel or yun nga po, mag-jam sa inyong C5290 or 5790, it's either both, eh meron po sa likod na buksana na kung saan eh pwede nyo pong buksan yon. So ngayon, mas ating alamin pa natin kung ano pa meron sa ating C5290. So as you can see, ito po yung pinaka saluhan ng kanyang papel, eh ito po yung detachable. So natatanggal po siya, nahuhook lang po siya dito sa pinaka side po na ito o dito sa loob, no? So ipapasok nyo lamang po siya ng ganyan, okay? So pwede na nyo na pong ilagay ito and pwede nyo rin po ito i-extend. Lalo na kung mga long or mas mahaba po siya short band paper, A4, ang inyong gagawin. So at least may pwede natin i-expand yung pinakasaluhan ng ating papel. Ito pong pinaka-panel gauge o pinaka-panel po natin or pipindutan po natin ay pwede ninyong itaas, yan, like that, at ibaba. Okay po. So actually po, this one or C5290, if you want to check inside po, you can open up, yan po, pwede nyo pong buksan. Okay po. And syempre, ito pong rear natin, eh, pwede nyo pong itago din. Yan po. At isarado. At lalo na kung wala naman kayong gagawin na, so pwede nyo nang isarado, at least wala po masyadong o walang foreign object na posible pumasok po sa ating printer. So ngayon, buksan natin. Yan. Hatakin nyo lang. And isandal nyo po siya. Ganon. Pwede na po. And as you can see, pwede nyo pong gamitan or pwede nyo pong ilagay dyan yung maliliit na papel like calling cards and envelopes or stationaries na pwede po kayo mag-print using our C5290. So ngayon, ano ba meron o mga settings na mga basic settings na dapat nyo malaman to work for C5290 bago po kayo bumili o mag-avail ng ganitong printer, no? So as you can see, yan po, confidential job, di po namin masyadong ginagalaw yan. As you can see, meron pong ink or ayan po, ink logo po na yan. So, dyan po ay indication, pag yan po ay naka-on o nakaganyan po siya, clear siya, o wala siyang red na ganon. Ibig sabihin po, may ink po yung ating printer. At actually po, lagi po may ganyan yan sapagkat naka-chipless na po yung ating C5290. So, paminsan, kung kayo po ay medyo may nakita pong cross out po dito or wala po itong logo na ito, or naka-faded, may posible po may problema sa pagkaka-chipless po sa inyong workforce, no? As you can see, clear po yan. So, pwedeng-pwede din po tayo mag-print actually using LAN. For LAN, pwedeng from USB. And pwede rin po tayo mag-print using wireless printing po, no? Using your laptop or your cellphone, pwedeng-pwede po. Yan. So, yan po. You can also do maintenance po sa inyong printer using this panel, no? So, hindi nyo na kailangang mag-open pa ng laptop or ng desktop computer to do the maintenance. You can do it here. So, press maintenance, you can do the print quality adjustment. You can also, print head nozzle check, yan, print head cleaning, at marami pa pong iba. So, you can do that using this C5290 direkta na po. So, ano pa pong dapat yung malaman about the settings or basic settings of our printer? Pwedeng-pwede nyo po malaman yan dito. Yan. So, lahat po nandiyan yan. So, syempre, the Wi-Fi thing. So, you can set it up this Wi-Fi
So that pwedeng-pwede po kayong kumonect sa built-in wifi po nito. And once you are connected to the built-in wifi of the printer, pwedeng-pwede na po kayo mag-print wirelessly. No need po na lagyan o i-connect na po, sa USB ang inyong cellphone going to the printer. So ano po pong dapat ninyong malaman? Actually, this C5290, yan po. Yan po yung printer na sinabi ko o yung wifi. So ano pa bang dapat nyo malaman? So the C5290 actually, meron itong maintenance box sa may bandang likod, sa may lower, alright? Sa may bandang lower right ng kanto po na yun, meron siyang maintenance box. So ako po actually, ang ginawa ko po ay gumawa na lang po ko ng waste tank or external waste tank for work for C5290 upang sa ganun na hindi po umapaw ang aking maintenance box. O yung in other words, para mas maintindihan ng mga bago nating mga ka-printing, ay yung waste pad, kumbaga, ay hindi mapuno at hindi tumapon sa pinaka-board o sa iba pang mga importanteng parts na ating C5290 na posibleng masira pag ito ay nabasa. So ang ginawa ko po, nilagyan ko po ng waste tank or external waste tank hose also, extended hose from inside going outside para at least hindi po tumapon sa loob ang mga waste ink po na nilalabas ng ating workforce C5290. So anong itsura nun? Pakita ko po sa side po na ito, no? Yan. Sa pinakauna po, as you can see, may nakalabas po dyan na itim. Yan. Nakita nyo po, binutas ko po siya. Yan po siya. Yan. So ito po mismo, kinuha ko na po yung pinaka-hose o itong itim na hose po na ito na nakasaksak doon sa pinaka papunta sa maintenance box or doon sa pad po niya, no? So kinuha ko po at dinugtong ko po direkta dito sa ating hose. Okay? So ganyan din po ang ginawa ko dito sa pangalawa. Okay, as you can see, medyo masikip lang. So ayan, nakikita nyo po yung sa dulo, yan po. May butas din po siya, ganun din sa pangatlo. May butas din po, yan, yung mga waste hose po or yung waste tank na ginawa ko, ganun din sa pang-apat. So lahat po yan, as you can see, may mga waste tank. Pero Sir EJ, saan po papunta yan, no? So ang ginawa ko po actually, lahat po yan, mga ka-printing ay nilagyan ko nga po, just like I mentioned, lahat po yan ay may mga waste tank hose palabas para hindi nga po mapuno o matapon yung pinaka-waste ink dun sa loob at magkaroon ng mas malaking abiriya. Kasi sapagkat alam naman po natin na ang C5290 ay hindi kamurahan, no? Medyo may kamahalan po ito at ito ang pinili ko sapagkat mabilis ito mag-print at quality ang kanyang printing. So ang ginawa ko po, lahat po yan ay may waste tank hose, pero kaiba po dyan, lahat po yan ay nakalagay sa isang external or tinatawag natin na waste tank, okay, o tangke na iisa lang para sa lahat ng ito. So lahat po yan may dulo-dulo hanggang sa, as you can see, may mga hose po dito sa side ng aking aking bodega rack. Alright, pababa po yan dyan sa ilalim. Okay, pagpasensya nyo na kung medyo madumi sapagkat di pa po ako nakapaglinis. As you can see, lahat po ng mga waste ink, okay, waste ink ng workforce na apat ko po ay dito tumatapon. So since naka-expose po siya at kitang-kita na aking mata everyday, so mas makikita ko po kung puno na siya. As you can see, nakasalpak po sa lahat sa taas. Kung puno na po siya, pwede ko nang itapon. So yan po yung ideya na pwede ko pong ituro sa inyo na kung saan isama-sama nyo na lang po lahat using medyo mahaba nga lang ang i-invest nyo para sa mga hose na ito. Upang sa ganun ay isama-sama na lang sa isa, lalo na kung marami kayong printer at kung puno na po ay madali nyo itatapon sapagkat tatanggalin nyo lang tong cap, yan. Then yung pinaka-body ng ating lalagyan, 1.5 na coke o anong 1.5 na lalagyan na meron kayo, pwede nyo nang itapon direkta at hindi na kayo mahirapan na pa isa-isa pa per printer. So ngayon mga printing, mas nalaman nyo po ng gusto o kahit paano may ideya na kayo sa anong meron sa ating Workforce C5290. Katulad ng aking mention kanina, pwede naman po kayong pumunta sa Workforce C5790. Kaso ako po ay mas gusto ko po yung mas more on printing, kaya nga po mas binili ko po yung C5290 rather than Core 5790. Pero ito ay almost the same lang naman po. Pinagkaiba nga lang po kay 5790, meron po siyang scalar sa may bandang taas. Ito ay C5290 MS, more on printing lang po talaga siya, no? So actually po, ma'am and sir, may dapat din po kayong malaman mga ka-printing pag kayo ay bumili ng C5790 and C5290. Ang kaibahan kay C5290, pag kayo po ay nagpa-chipless, okay?
So, you know what I mean na cheapless, no? Na kayo nagpa-continuous ink na kung saan yung medyo mas murang ink, di ba po, na ginawa natin, na pinakita ko nga po sa inyo, instead na 12,000 or 10 to 12,000, eh, ganun na lang po mga cartridges, bibili kayo at sasalignan nyo na lang ng mga ink na gusto po ninyo, medyo mas mura, kahit paano. So, na-mention ko nga sa inyo, pag gumawa po ka ganun at pina-cheapless yung mabuvoid ng warranty. So, ang kaibahan lang po, pag pina-cheapless yung po ang Workhorse C5290, ito po ay dire-diretso na, no? So, maintenance na lang po na syempre, huwag mabarahan and whatsoever. Pero syempre, kay C5790, ayon po sa aking obserbasyon. Ako po hindi eksperto sa larangan ito, pero ito ay gusto ko lamang inyong malaman din. Pag kayo ay nag-Workhorse C5790, ay posible pong ito ay kailangan nyong i-reset. Okay? So, anong ibig sabihin kong i-reset? Pag may, sa lahat po ng mga printer na Epson, ay, kahit ibang mga printer, ay may panahon o may time na kung saan pag ito po ay pumunta na po sa pinaka-limitation na number of prints, okay? Or number of prints na naprinta po ng isang printer, eh, kailangan nyo po itong ipareset, no? So, ibig sabihin, sa C5290 ay hindi na po kailangan nun sapagkat ito ay na-cheapest na. Pero sa C5790, though na na-cheapless yun na po siya, same procedure na ginawa kay 5290, eh, sad to say, kailangan nyo po itong i-reset. So, may nabibili po mga reset chip or yung mga chipless resetter sa market. Alright, na kung saan, ito nga lang po, eh, medyo dagdag gastos to 5790. Sapagkat, yun nga, kay 5290 hindi na kailangan, pero kay 5790, ito po ay kailangan talaga. Sapagkat, kailangan nyo pong i-reset yung pinaka-maintenance box niya sa likod. So, yun yung pinaka-pinagkaiba ni 52 and 5790. So, ngayon mga ka-printing, kahit paano, mas natutunan nyo po ninyo at nalaman po ninyo yung mga bagay na dapat po ninyo malaman bago po kayo bumili ng mga Workhorse na C5290 or C5790. Ngayon po mga ka-printing, gusto ko rin po sana malaman po ninyo na pag kayo po ay naglagay ng papel sa inyong Workhorse C5290, yan po, eh, lalabas po dito sa may ating screen, i-close up po natin, kung ano po ang pinaka-set po ninyo sa inyong Workhorse. Kung ito po ang paper size ay A4 or paper type ay mat, okay? So, pwede pong mat, pwede pong A4. And please take note mga ka-printing, pag kayo po ay nag-A4, dapat po A4 din po ang settings ninyo sa inyong computer. At kung imamat yun naman po, dapat nakamat din. Sapagkat kung hindi po nakaset, kunyari po nag-mat po kayo sa inyong desktop computer, so that yun po na mat ang paper, then A4 po ang size. Pero dito po sa ating printer, eh hindi po kayo nakasize na A4 at hindi rin kayo nakamat ang paper type. Eh, magsasabi po ang inyong printer na kailangang baguhin po ninyo ang pinaka-settings sa inyong printer. So ngayon mga ka-printing, masalaman nyo po ng husto ano ang meron sa ating Workhorse C5290. At kung kayo po ay may katanungan, don't hesitate to comment down below your questions. And if you want to suggest anything na gusto nyo po magkaroon ng ating tutorial o magkaroon ng tutorial sa inyong mga tanong, wala pong problema yan. I-comment nyo lang po below. Alright? So, syempre mga ka-printing, don't forget to like, share, and subscribe to our channel. And don't forget to press the notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga bagong video tutorial. Maraming salamat mga ka-printing.